Sa ngalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, ang pagpapala po ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. Ngayon pong araw na ito'y pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. At upang tayo naman po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating makasalanan at mga nagawa mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga taong kinalulugda niya, inupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Makapangyarihan sa
lamang ang bala, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Jesucristo, ang katastasan, kasama ng Espiritu. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkalob mo ang aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan, ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog po namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama nang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan ko sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12,000 ng Israel. Pagkatapos noon, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit
sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo po ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kung hindi ang Diyos, sapagkat makasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat taaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ituturin ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinag-uwika ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng mga banal. All Saints Day. Mas kilala ho natin sa tawag nating Undas. Para sa iba'y Undras. Bakit nga ba ito Undas? Sila yung mga taong naunang natodas. Ano? Undas, ibig sabihin ito ho ay salita hong Espanyol eh. Unos días de los almas y santos. Days of the dead and days of the souls and days of the saints. Kaya ang Undas, Undras ay ngayon at bukas. Honrar,
salita akong Espanyol din. Ibig sabihin ito, honor, to pay respect to our dead brothers and sisters. Kalaunan, ginamit naman itong honras. Kaya, undas, undras. Maliwanag ko sa atin kung bakit ho tayo ay pumupunta sa simenteryo. Maliwanag sa atin kung bakit tayo ay nagsisimba at pinagpapamisa ang atin hong mga mahal sa buhay. Sapagkat sila ay mga kabilang na rin sa tinatawag ho nating mga santo at santa. Ang mga santo ho ay hindi lamang yung mga kilala. San Jose, San Juan, Santa Maria, Santo Padre Pio. Marami hong mga santo na kilala at marami din naman hong mga santo na hindi kilala. Bagaman sila ay na-canonized, pero yung mga nagtagumpay sa buhay, bagamat hindi ho sila na-canonized, sila din ho ay mga santo at mga santa. Kaya itong pagdiriwang natin ay pagpapaalala sa atin ng tinatawag na Triumphant Church. May tinatawag ho na Pilgrim's Church. Sino yung mga Pilgrim's Church? Eh di tayo ho na mga tao na narito pa sa lupa na tayo ho ay naglalakbay. Pag tayo ho ay namatay, may pupuntahan ho tayo. Suffering Church. Yan ho yung mga kaluluwa sa purgatorio. At pag nasala na, ay di Triumphant Church. Ito na ho yung mga totaling kapiling ng ating Panginoon Diyos. At sino ho ito? Ang mga santo at santa. Sabi ho nung isang santo ay, the only failure in life is the failure to become saint. The only failure in life is the failure to become a saint. Marami ho tayong kabiguan sa buhay. Marami ho tayong pagkabigo sa buhay. Pero wag ho natin kalilimutan na ang atin hong pagkabigo at higit sa lahat ay pagkabigo na maging santo at maging santa. Paano ho nagtagumpay itong mga santo at mga santa na ito na ating pinagdiriwang ngayong araw na ito? Narinig ho natin sa ating ebanghelyo ang mga salitang mapapalad, hindi ho malalapad. Mapalad. Pag sinabing mapalad, sino ang mapapalad? Ito ho, sa ating ebanghelyo, blessed, happiness. Ang pamantayan ng mundo, ang mapalad ay yung mga tao na may mga roon sa buhay, material na bagay, may magandang bahay, maraming sasakyan, may magandang asawa, mga anak na nakapagpatapos, o kaya naman para sa iba, ibang mapalad ay hindi nagkakasakit. Pero sino nga ho ba ang tunay na mapalad? Ang tunay na mapapalad, narinig ho natin yan. Mapapalad, mapalad ang mga nahahapis, mapangkumbaba, mapalad ang mga mahabagin, mapalad ang mga gumagawa doon sa pagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya, mga pinag-uusig. Yan. Ibig sabihin, ay yung pagiging mapalad, ay hindi lamang kung ano yung tinatamasa mo, tinatanggap na biyaya. Ang pagiging mapalad, kung ang buhay mo ay nasa Diyos. Kaya yung may sakit, siya nagiging mapalad pag siya may kinakapitan ang Diyos. Kahit siya ay mahirap, hindi siya umahawak sa material na bagay, may pinanghahawakan siya ang Diyos. Anawim, poor of Yahweh. Kaya ito'y paalala para sa ating lahat. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, tayo'y nagiging mapalad sa paningin ng Diyos. Gusto ho ba nating maging santo at santa? Ito. Ito yung rule of life. Rule of our life. The Sermon of the Mount.
Hindi lamang ho yung sampung utos ng Diyos. Ito, ang sinasabi sa ating ebanghelyo ng ating Panginoon, gusto mong mapalad, gusto mong ikaw ay pagpalain, gusto mong ikaw ay kahabagan, maging mahabagin ka rin. Kaya wala na ho tayong iba na nininanais sa buhay na ito. Tayo ay naglalakbay. Naglalakbay tayo para saan? Para sa kabanalan. Papunta sa Diyos. At yan lang huminimithin natin sa mundong ito. Ang maging banal. At napakahirap ho namang magpakabanal. Wala hong mga santo at santa na napunta sa langit, na hindi nagdusa, na hindi naghirap para sa pananampalataya. Kaya nga din sa unang pagbasa, sa aklat ng pahayag, tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nang galing? Hindi ko po alam. At sinabi sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Kaya tama naman nga ho, yung santo na nagsabing, the only failure in life is the failure to become a saint. Yan ho nga rin natin sa buhay, maging santo at santa. Kaya naman namang iba ay, bah, tama pala, pangalan ko'y santa. Pangalan ko'y santo. Maganda nga ang pangalan mo, santo at santa. Ay, ang ugali mo na may demonyo. Ang aganda ng apelyido mo, De Los Santos. Santos. Okay, baka ay kasalungat naman sa iyong pag-uugali. Baka ang pangalan mo ay Olsen. Kaya ay Olsen, All Saints. Okay, kaya itong mga santo na ito yung mga inspirasyon natin. Kaya kayo ay pumupunta at may mga debosyon sa iba't ibang mga santo at santa. Hindi lamang tayo nahingi ng gabay. Hindi lamang tayo nagdarasal para sa kanila. Tinutularan din natin ang buhay na nila. Kaya itong mga santo na ito ay pagpapaalaala na sila'y nagtagumpay sa buhay. At sana tayo ganun din. Sa buhay na ito, tayo din ay magtagumpay. Bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, Panginoon. O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya, ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagdidiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo,
na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamang kasinibutan, sa iyong kagandaan ng mga mihalay, mula sa lupa't mo ng pagawa ang tinapain ito para maging pagkain ng ibigay mo. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamang kasinibutan, sa iyong kagandaan, mula sa katas ng ubas mo ng pag-alang at pag-alang. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin po kay mga kapatid upang ating paghahain na ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong aming mga alay, sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, at ipagalubong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan, ng mga kapiling mo sa langit sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon nilobong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, natitipon ng mga kapanalig namin sa iyo ay masaya kaming dumudulog. Sapagkat kami nananalig ng lubos, kaming sambayanin mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo na walang umpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana sa kaitaasan, inapala. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang timan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, ay San Francisco na aming Santo Papa at Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayo din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marelo at ng lahat ng mga banal. Na namuhay dislaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasamin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka pahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kamayadiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo.
at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay yung kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumayin niyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga minamahal kong mga kapatid dito, ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa makasalanan sa nibutan. Palad tayong lahat ang manginanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal. Inihiling po namin ang iyong kagandahan loob na aming pinapakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo. Kami makabagta sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyo lahat na nakisa ng ating banal na pagdiriwang. Sa mga nag-serve po ngayong umagang ito, maraming salamat sa inyo. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin, kasama na po yung mga mahal sa buhay't buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na taglin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Have a blessed po. Pag-ibig ng Diyos, paghihirap man.